So yun, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, tinawag po ni former Senator Ping Lacson itong mga DDS na hindi marunong umintindi o hindi marunong umanawa. Kasi nga po, nagkalat po ng fake news itong mga DBS, itong mga Duterte Bobo supporter. Sabi ko sa inyo, mga bobo talaga itong mga to eh. So nagkalat sila ng fake news na umalis na raw po si Senator Ping Lacson sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, coalition po ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. So hindi lang po nakakaalam kung ano yung sinasabi ko na yan, yung Alyansa ng Bagong Pilipinas, ito po yun. Okay. So ito po yung senatorial slate po ni PBBM sa 2025. So ayan, so pakita ko lang ulit ha. So si Abalos, si Nancy B, si Abby Binay ba? Okay. O si Abby Binay nga, no? Si Pia Cayetano, andyan si Ping Lacson. Okay. Tapos si Lito Lapid, si Amy Marcos po, ano na, umalis na talaga. Oo. Pero si Ping Lacson hindi pa. Okay. So si Manny Pacquiao, si Bong Revilla, Tito Soto, Francis Tolentino, Erwin Tulfo, tsaka si Camille Villar. Okay, yan. Ayan yon. Okay. So kasi mga kababayan, ang pinagkalat kasing fake news ng mga Duterte Bobo supporter ay umalis na raw po si Ping Lacson sa coalition po na to. Kasi sabi ko nga mga kababayan eh, medyo weird lang no, na kumakalat yung balita na si Ping Lacson po ay umalis. Kasi si Ping Lacson po ay nandun po sa mismong event, sa mismong inauguration. So ayan ang picture ni Ping Lacson. Andun po siya. Tapos kinabukasan, biglang kumalat yung balita na siya daw po ay umalis na. So sabi ko nga sa live stream ko, parang ang weird naman nun. Yun naman pala, kaya pala weird yun, hindi pala totoo. Diyos ko na yan. So ngayon, para i-clear lang natin to, no? Kasi nagawan ko ng content eh. So ngayon mga kababayan, hinahanap po kung sino tong mga walang yapo na to na nagkalat po ng chismis po na to. So unang-una si Balungot. Di ba? Yung matandang Balungot na tinawag niyang mukhang manyakis si Congressman Abante. Pero ang totoo, makamukha lang naman kayong dalawa eh. Si Congressman Abante, mas pogi pa nga si Congressman Abante sa iyo eh. Kung merong mukhang manyakis dito, ikaw yun. So sabi nyo, isipin nyo no, ang tanda-tanda na nakakalat pa rin ng chismis at nakakalat pa ng kakultuhan. Hindi lang yun ha, nagkalat pa ng fake news. So sabi ni E.B. Hugalbot, ito DDS to eh, kasama ni Joey, hindi naliligo to eh. So sabi dito, okay, so ayon kay Ping Lacson, independent yung kandidatura niya bilang senador. Si Ating naman, di daw niya alam na kasali siya sa lineup. Kita mo sinungaling talaga to, no? Okay. Pero paano yon? Tuwing may kampanya ang team bangag, hindi sila sasama. Hindi sila kasama. Di ba? Iyon, no? Ba? Bastos talaga tong matanda na to, no? Sabi dito, Diyos mio, por Diyos por Santo, Santissima Trinidad, huwag nyo naman kaming gawing gadon, este bobo. No? Bobo talaga to, no? So ngayon, Ito pa yung nagkalat ng fake news eh. Itong bakla na to, si Real Talker. Yung sabi ni Real Talker, hala, anong ibig sabihin nito? Independent daw si Ping Lacson. Haha, agoy. So, nung, teka lang, may toko. Purbinyo talaga, no? So, yun mga kababayan, nung tawag nito, nung napanood itong video ni Mr. Real Talker, eh, pinagkalat niya dito na umalis na raw si Ping Lacson. Oo. Tapos ito pa yung isa pang DDS na to, si Tio Moreno. Ayan din yung post ni Tio Moreno. Oh, ayan yan, basahin nyo nila, i-post nyo nila kasi yung nabasahin, ahaba yung content. Oh. So pinagkalat nila mga kababayan na si Ping Lacson daw po ay umalis. Sige, basahin ko na nga, sabi dito, no? A commission senatorial survey was recently conducted using Bongbong Marcos senatorial slate and the results were not favorable for them. Beyond the backgrounds of those senatorial aspirants being associated with the current bangag, di ba? Kung makabangag kayo, akala nyo, sure na sure kayo, di ba? Mga government is seen as a political suicide. So the campaigns are primarily relying on financial backing. But with this public, but with the public now more aware, and seeming the strategy is losing its effectiveness.
Diba? This explained why both Ping Lacson and Aimee Marcos have chosen to run as independent candidates. Okay. So yan na, si Tio Moreno na scriptwriter po ni Sara Duterte yan. Okay. So ngayon mga kabayan, kanina kasi may nakita ko interview kanina kay Ping Lacson. Pinasa sa akin ni Ma'am Tess. So dito po, nilino po ni Ping Lacson na hindi po siya umalis sa koalisyon ni Presidente Bongbong Marcos. So tatakbo siya as independent. Pero yung pag-file niya po ng candidacy is under pa rin po ng koalisyon, di ba, ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. Para mas maganda, panoorin na lang natin to. No? Sige. Ako, naisip ko lang, kung naandun ako at napag-usapan yon, ipapaamin, ipapatanggal ko yung dalawang special provision na yun. I-scrap yung provisions na yun. Hindi talaga dapat. San, balikan ko lang yung inyong pagtakbo. Ano? Bukod sa admin, may iba pa bang grupo na medyo nag-request din na sabihin, San Ping, sa amin ka na lang sumama. San Ping, baka gusto mo mag-join sa amin. Oh, yung pa, nung kinausap kami, nabanggit ko rin yon. Sabi ko, full disclosure, kasi meron din isang partido, isang grupo, na gusto kaming kunin na guest candidate sa kanilang koalisyon o partido. No? Yun ang hindi na-resolve. Pero sabi, wala namang problema kasi maski noong 2016, nung ako in-adapt ng Liberal Party, no? Matatapos na yung termino ni President Pinoy, si Marrojas yung presidential candidate noon, naimbitahan ako na maging guest candidate. Pero aside from yung partido ni Namar noon, yung Liberal, inadapt din ako ng partido ni Vice President Binay. Tapos nung initially, although hindi na itinuloy, na-adapt din kami ng partido ni dating Presidente Duterte. So, nangyayari naman talaga yon na gine-guest candidate ka. Ngayon, gusto ko linawin kasi noong nag-tweet ako, kasi may nagtanong sa akin doon sa tweet na ano ba yung partido ko. So sinagot ko, sabi ko, hindi, independent ako. Kasi pag-file ko ng COC, i-indicate ko doon yung aking political party. Wala akong political party, kaya independent candidate ako. Pero ako'y in-adapt o ginawang guest candidate ng Nationalist People's Coalition dahil nga si Senate President Tito Soto, siya yung chairman ng chairman o secretary general ng MPC, you know? At pinag-usapan niya ako, gagawin kitang ibibigyan ng isang slot dito sa akin. Kung sakaling maisipan mo magbagong isip mo, basta't meron kang isang slot bilang guest candidate, na naghihintay sa inyo. Gagawin kitang parang honorary member. Opo. So yun ang amin naging usapan. So nung sinabi ko independent candidate ako, marami na nag-bash sa akin na sinabing eto na. Kasama na nga doon sa 12, bakit sasabihin mo independent ka, kasama ka sa koalisyon? Yung mga hindi nakakaintindi ba ng political party at saka yung alliance, so alliances ng mga political parties, hindi siguro naintindihan. So gusto ko linawin, magpapail ako bilang independent candidate, pero ang PONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance, ang mag-i-issue, Nationalist People's Coalition. NPC. Dahil nga kay Senate President Soto. Opo, tama. And then, Sen, dito sa, pagdating naman. Ayan na, so malinaw, boses mismo ni Ping Lacson yon. So ngayon, malinaw, natatakbo si Ping Lacson bilang independent. And then, kasi nakalagay dun sa kasi, tingnan naman natin yung, political party ni Ping Lacson para mas malinaw. So yan na, ito yung listahan po ng political party ni Ping Lacson. So unang-una, Reforma from 2021 to 2022. Tapos UNO, di ba? 2007, 2010. Tapos LDP, 2001 hanggang 2004. Tapos independent na po siya. Bali, 2022 up to present, malinaw naman independent po si Ping Lacson. So wala siyang partidong sinalihan. So ngayon, ang malinaw dito mga kababayan, si Ping Lacson po ay guest candidate po ni Presidente Bongbong Marcos. So kapag nag-file po siya ng nomination, sinabi niya naman, ulitin ko lang, na pag-file niya po ng nomination, ang nakalagay doon, ang ilalagay niya is independent. Pero yung acceptance of nomination, ang ilalagay niya doon is yung alyansa po ni Presidente Bongbong Marcos. So malinaw dito, hindi po siya umalis. Di ba? So sino hindi marunong umintindi dito? Yung mga DDS, mga kababayan. Sila yung nagkalat niyan So para mas maganda, meron pa siyang statement dito. 'Di ba? Meron na siyang
interview at ngayon meron pa siyang statement na sinulat. So sabi niya dito, no, I am running as an independent candidate, not being a member of a political party. I am guest candidate of Nationalist People's Coalition, which is part of an alliance of 5 major political parties that includes the administration's Partido Federal na Pilipinas. Okay. Oh, no, make no mistake, I am proud to be part of a grand alliance of our countries, 5 major political parties. I have no doubt in my mind that should I win next year, President Marcos fully recognized my consistent role as fiscalizer guided only by our shared motto, ang tama ay paglaban, ang mali labanan. Oh. So malino mga kababayan na siya po ay proud, di ba, na mapasama po sa alyansa po na to. Tapos sabi niya pa dito, that said, Kumalas, as claimed by some, as claimed as DDS, is not only fake, it is malicious. On October 2, when I file my COC, will reflect that I am an independent candidate running under a coalition of 5 political parties, Lakas, NPC, NP, NUP, and PFP. The president party, my CONA, will issued by my adoptive party, by the NPC. Okay? Please don't mislead by information. Running as independent candidate simply means that I don't belong to any political party. I'm only just candidate of NPC, which is part of the 5-party coalition that includes PFP. So ngayon mga kababayan, well, hindi naman nakakalito ito. Pero ngayon, nagsalita rin po si Amy Marcos na siya po ay tatakbong independent din. Okay? So iba po kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, mga kababayan, meron siyang partido. Yung partido po ni Amy Marcos is Nationalista Party. Nakasama po doon sa coalition ng PFP at Lakas si MD. So ngayon, ang malinaw dito mga kababayan, si Amy Marcos po talaga yung umalis. Umalis or tinanggal, siya yung umalis. Kasi meron siyang political party. And then, itong si Ping Lacson, kaya niya sinabing independent siya, kasi independent talaga siya. Wala siyang political party. Pero nilinaw niya na siya po ay kasama pa rin po sa PBBM lineup sa 2025. At siya po ay proud. Okay? So para wala na pong lito-lito doon. Kasi kahit ako, nalito ako ng konti dito. Di ba? Kasi pati kasi mainstream media, nandito din eh. Tapos sinakit ng mga DDS. So yun, at least ito malinaw ng mga kababayan. So malinaw dito, si Amy Marcos yung umalis. Di ba? Hindi siya kasama. Independent pong tatakbo si Amy Marcos. Hindi ko alam kung nilipat siya ng ibang lineup, baka kay Duterte, tingnan natin. Tapos si Ping Lacson po ay independent na tatakbo. Pero naka-lineup pa rin po siya sa coalition po ni Presidente Bongbong Marcos sa 2025 election. Okay? Para clear po. So thank you mga kababayan. So kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito? Sa tingin ko naman malinaw na. Malinaw na to. Sa tingin ko lang. So kayo po mga kababayan, ano masabi nyo nga po dito sa sinabi po ni Ping Lacson? Diba? So, yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, syempre pa-like, subscribe, at hindi naman kalabisan, pwede nyo naman i-share tong video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat, bye-bye.